merong mga investment na merong may pinangako, merong walang pinangako. Uh-huh. Hindi po ibig sabihin pag walang pangako, mas pangit na compared dun sa investment na may pangako. Mm-hmm. Bakit? Kasi, pag meron pong pangako na kita, mm-hmm, asahan nyo po maliit. Ah. Maliit. Mm-hmm. Hindi lalagpas ng mga 10%. 12% pwede pa. Mm-hmm. Pigang-piga yung nangangako nun. Uh-huh. Na taon-taon, bibigyan kita 12% a year. Mm-hmm. Pigang-piga. Pag pinangako. Yung walang pangako, mm-hmm, pwede po siyang lumago 30 to 50. Even 100%. Walang pangako eh. Oo. So, sky's the limit. Yes, kung ano lang dyan, eh. Sky's the limit. Pero hindi ko papangako. Mm-hmm. In the same breath, pwede rin bumaba. Parang yung presyo ng lupa. Yung nag-alok sa'yo na magbebenta ng lupa, sinasabi niya, oh, malamang po, dodoble yan. Nitong nakaraang 3 taon, dumoble na presyo niyan eh. Pero hindi niya kayang ipangako na sa susunod na 3 taon, dodoble. Bakit? Eh kasi lumindol, nabaha, gumuho, di ba? Hindi niya kaya at hindi niya pwedeng ipangako. Kaya, kapag walang pangako, may tsansa na mas malaking kita, pero may tsansa rin na bumaba. Sa may pangako, maliit yung kikitain mo, mm-hmm, pero pinapangakuan ka. Oo. Okay? So, saan doon ang... Ang mas maganda. Mas maganda. Ano ang papasukin ko? Yung merong pangako o yung walang pangako? Yung may pangako, kadalasan po yan, doon sa mga maigli ang panahon, mm-hmm, or may edad na, oo, doon ka sa may pangako. Mm-hmm. Pag gusto mo ng pagpapalago, halimbawa, meron kang pinaglalaanan, gagamitin mo after 10 years. Mm-hmm. Ano mga halimbawa niyan, mga paglalaanan? Yung apo ko, nakikita mo siguro sa Facebook. 2 years old pa lang. 15 years from now, magka-college siguro yun pagkatapos ng K-12 niya. So 15 years pa kakailanganin yung college fund niya. Okay lang na pumasok yung magulang niya sa isang investment na pinaglalaanan yung college fund niya dahil 15 years from now, miski na walang pangako, kasi malaki ang tsansa ng paglago. Okay? Ngayon, balik, kumpara yon sa isang retirado. Retirado na, sabi nga, ito yung retirement ko, meron akong 1 million, 2 million, 5 million, retirado na ako. Saan investment ako papasok? Sana doon sa karamihan ng investment na papasukan nyo, yung may pangako. Uulitin ko lang po, parehong hindi sigurado, may pangako o walang pangako. Okay? Parehong hindi sigurado. Okay? Hinahambing lang natin, saan ka papasok? Doon sa may pangako o walang pangako? Pag matagal ang investment horizon mo, pwede ka doon sa walang pangako. Malaking chance ang paglago. Eh baka malugi. Baka malugi lang for next year. Pero makakabawi naman in the next 3, 4, 5, 6, 7 years. Ayan. Kung maikli ang panahon mo, gusto mo next year or 3 years from now, gagamitin mo na yung pera mo, eh doon ka na lang sa may pangako. Eh baka maliit lang ang kita. Maliit lang. Sa banko nga, 0.25. Wala pang 1%. Ang time deposit mo ngayon, 1-2%. Swerte na. Kung million-million ang de-deposit mo. But, doon muna tayo sa definition, pangako, walang pangako. Pag may pangako, maliit. Umasa ka sa maliit. Eh, paano po yung dun sa may bandang Mindanao nag-umpisa? 30% a month? Oo. Ang pangako, ah. Ang pangako. Ako po, sasabihin ko na kagad, with all common sense lang, huwag na yung burgis na nag-aral sa nag-i-English na eskwelahan, na naka-uniforme, ang mga mamahali na eskwela. Simple lang po, saan kukunin yung ibibigay sa'yo na kita? Kung yung mga napakalaking negosyo na dito sa Pilipinas, kung kumita sila 20-30%, a year, hindi a month. So saan po kukunin yung pinapangako pa na 30% a month na kita
na ibibigay daw sa inyo. Eh, nabigay naman eh. Tatlong taon nang nagbibigay. Tsaka, ang ganda nga eh. Yung si mayor dito sa ano namin, hindi na nga tumakbong politiko dahil dito na lang, nag-invest na lang. Si, may kilala pa ako, koronel sa polis, dito sumali. So, ang investment po, hindi lang siya gumaganda o nagiging tama. Dahil kung sino nag-invest, nakita na po natin yan sa dalawang dekada ng maraming saksakan ng daming iba't ibang klaseng scam na pumasok. Hindi po siya dun sa laki ng kita, laki ng pinangako, kaya nagiging maganda ang investment. Hindi po nasasabing maganda ang investment o hindi scam ang isang inalok sa akin dahil si General, yung artista, yung isang bankero, si Mayor, yung pari nga namin, si General nandito. Hindi po yun ang nagbibigay ng valor, legitimo, pagkalihitimo ng isang investment. Dapat po maintindihan nyo saan kukunin, sa anong gagawin dun sa perang invest nyo para magbigay ng 30% a month. Wala, hindi, dahil nabibigay naman, ito nakaraang tatlong taon na. Bakit kayo, ayaw nyo kami mga mahihirap, sabi pa nung mga nagdedepensa, kami mga maliliit na kumita naman. Eh, sa mga, kayo mga nauna, kikita. So, hindi po yan totoo. Hindi po yan tatagal. Kasi, doon lang sa nauna, hanggang meron kayong nakukuha na bago, na maloloko, na is maakit sa 30% a month, maaaring ma-continue nyo, ma-ituloy nyo. Ngayon, nasa 6 billion na ba ang estimate na? Nakita ko sa ano, 6 billion na raw ang investment. 6 or 9 billion ang investment. 30% po ng 9 billion is 3 billion. Saan po nila hahanapin yung 3 billion? Kada buwan. Kahit, isipin nyo na po yung pinakamalaking negosyo dito sa Pilipinas, the top 5, top 10, magsama-sama po sila, hindi nila kakayanin yun. Wala pong sentido common sense na makakapagbigay. Pinangako pa, pinangako na mabibigay tuloy-tuloy yung 30%. Kaya nga po, yung SEC, hindi lang po warning, hindi lang po sinabing isara sila, pati yung pagrehistro ng kanilang pangalan, binawi na. So, naalala ko tuloy bigla, Ate Jen, 2 years ago, nung nagpo-programa pa kami rito, meron nun, ano, one lightning something, tsaka gold quest, parang gano'n. Aba, dito sa text hotline natin, isang katutak, 100 yata yung mga 95 sa kanila, binabanatan ng inyong lingkod dahil tinitira daw yung investment. Naalala ko tuloy yung isang mensahe, bakit ko raw ninanakawan ng panaginip, yumaman, yung mga mahihirap. So, sana ho, a year after, tingnan nyo po kung talagang panaginip o bangungot yung pinasok nyo. Kung nasaan po kayo ngayon. Alam nyo po, ang investing, marathon. Alam mo yung Tumatakbo? May iba't ibang laro, sport sa pagtakbo. Merong sprint, yung mabilisan, sa maikling 100 meters, pabilisan kayo. Siguro, sa loob ng 8, 10 segundo kung sinong unang mapupunta sa finish line. Meron naman tinatawag marathon. Yan yung tatakbo ng 40 kilometro. 40 kilometers. Parang dito hanggang ano kalayo ang 40 kilometers? Dito hanggang Alabang. Hindi, hanggang Alabang, mga 20 kilometers lang. Tsaka pabalik. Imagine, yun ang tatakbohin mo mula dito sa Guadalupe, hanggang Alabang, tsaka pabalik. Plus minus, ganun kahaba yung marathon. 2 hours, 2.5 hours, doon sa mga Batikan, yung mga sanay na. Ang marathon po, hindi nananalo doon kung sino lang yung una. Ang marathon po, tulad ng investment, kung sinong nakakatapos, kasi nga pang mahabaan eh. So, hindi po siya pabilisan. Kikita mo ng 30% sa isang buwan. Sa 3 buwan pa lang, balik na yung pera ko. Masayang-masaya. Hindi ho kailangan magmabilis. Huwag ho kayo magmamadali. Madali kayong kukunin ni Lord. Okay? So, ang investing, tulad ng buhay, is all about adjusting, walang kasiguraduhan ng buhay, walang kasiguraduhan ng investment.
pangmahabaan siya. Lahat ng mga pinaplano natin, iniisip natin, ninanais, ginugusto natin, hindi lahat bukas natin gusto. Mamamatay din tayo pag bukas lahat, magawa na natin lahat ng gusto natin magawa. Pinepaste natin lahat sa buhay natin. Ganun din sa investing. Basta mabilisan, pinangako na sobrang taas, mas mataas sa katulad, yan, yung namamayani na ngayon, 30% a month na pinapangako, eh, wag na po yung pasukin. Pag minsan, one of the better investments na inyong magagawa ay yung investment na hindi nyo pinasok. Kasi hindi kayo nalugi o hindi kayo nawalan ng pera. May nagtatanong sa amin yung mga millennials natin. They go into yung investment na anong maganda raw sa kanya. Yung mga millennials natin ngayon na pwedeng pasukin into investment or investing.